Ito ba yung makakasalan ko sa hirap at ginhawa? Mga kabataan, para hindi na po tayo magsamali. Pero alam mo, ang Kristiyanong mag-asawa, kahit hindi wala kayo sa umpisa, kung nasa Panginoon kayo, matututo kayong maglingkod sa Diyos ng may katatagan at pasasalamat sa Diyos. At napakapalad mong lalaki kung ang napakasawa mo is ang Diyos sa'yo. Kasi alam na niya ang hirap ng buhay. Alam din niya kung paano naging matatag. Alam din niya kung paano lumaban sa buhay. Amen po. Kaya sa mga kabataan, piliin ang kapwa Kristiyano. Yung alam nating babaeng tuliran. Yung babaeng hindi pang display lang po. Kasi kalimitan sa mga lalaki, harap nila maputi. Harap nila sexy. Huwag muna shape, sabi nila. Pero hindi ko yun ang basigan. Mapalad ka, makahanap kang ganun. Pero mas mapalad ka kung mahalap ng babae uliran, anak. Kaya yun ang sinasabi ko sa mga anak ko noon. Huwag kayong mamili ng sobrang ganda. Huwag kayong mamili ng pan-display lang. Ang bilhin nyo, yung marunong sa buhay. Yung kapwa natin nang galing sa alam niya kung paano mabuhay. Pinalaki siya ng magulang na may respeto. Pinalaki siya ng magulang na marunong sa buhay. Kasi kung ganun, napakapalad po ninyo mga kabataan pag ganun ba mahalan. Kaya talaga ang papel ng isang babae, napakalaki ang role niya sa asawa. Yung po ba? Sobrang mahalin niya yan, yakapin niya ng todo yan. Lalo na sa mga may first love. Matindi ang pagmamahal sa mga asawa. I love you todo-todo, walang trainer, sabi daw nila. But that's the truth, di ba? Hindi ka pagmamahal ng isang lalaki na iisipin mo. Ang 2 taon lang, 3 taon lang, ang 1 buwan lang, magpahit. Meron pong, di ba, celebrity sa Hong Kong, kung kilala niyo yun, na kinasal sila ng gabi, kinabukasan, divorce. Ang sakit pong antin nyo na, bakit na, parang laro na lang ang kasal sa kanila. Pero sa ating Pilipino, mapalad tayo sa ating mga Pilipino, dahil sagrado ang kasal, pinapahalagahan. Kaya napakapalad ng isang lalaki pag siya nakahanap ng isang babaeng mapagkakatiwalaan. Marunong sa buhay, marunong bumatak sa sahod, at alam niya kung paano ipon ang pera. Nung nagtitindahan ko ako noon, bago pa lang kami ni Mister, inisip ko, sabi ko, kasya lang sa daily needs ang mayroon damin. Kasi nga ang asawa ko sa bukid noon, din pinagyayaman niya yung bukid niya na ang bukid niya ay hindi talaga ganun ka ganda. Kundi doon, ang daluyan lahat ng tubig, pagka nagtalin ng palay, suswertihin kang may aalihin ka sa loob ng 10 taon. Ganun po yung pinamana ko sa amin. Pero pinagyaman niya. Sabi ko sa sarili ko, paano makakapag-aral ang anak ko? Paano ko magbibigyan ng magandang kinabukasan kung dito lang. E pang bilinig sa mga ang kakayanin dito i-supply. So nag-isip ako, ano kaya sabi ko kung ako'y mag-abroad? Pero hindi naman ako mag-abroad na pagbabayaan ko ang gawain ng Panginoon. Sabi ko sa asawa ko. Although siya yung unang nag-apply nun, pero hindi siya pinalad. Kaya sabi ko, nangyari po yun, na nakarating po ako doon at pinalad po. Ginamit mong instrumento ng Lord ang pag-stay ko doon sa ilang mga amo na inalat ako ng ako. Kasi hindi ko lahat ng amo doon mabait. Hindi ko lahat ng amo na siyang mahal mo mapabait lahat.